So, para sa cake na to, ito yung mga ingredients and kinailangan ko. So, ayan. Para pala to sa 50th birthday ng tito ko na pinagawa ng pinsan kong si Jana. So, siya yung anak ng tito ko. And then, syempre, i-elevate natin. So, itong cake na to ay dapat choco moist lang, which is itong cake na gagamitin natin, choco moist. And then, dapat whipped cream lang yung loob, pero I decided to use a chocolate ganache. Syempre, sa tito ko naman to. And, ayan. Yung loob ay chocolate ganache. So, spread ko lang siya para maging even yung ating layer. Kasi papatungan natin, diba? So, after nyan, lalagyan natin ng cheesecake. Yes, may layer siya ng cheesecake sa gitna na may crust. So, ayan. Para bongga na, diba? Di ko alam kung nagustuhan ba nila to kasi wala ako kahapon sa birthday ng tito ko. Pero, ito yung ginawa ko para naman special. Kasi 50th birthday na ni tito. Yes. So, ayan, naglagay ako ng border na chocolate ganache and then nilagyan ko ng blueberry filling. So, sana nagustuhan nila to pero hindi ko pa rin sure kasi ano yun, maangal yung yung pinsan ko eh, na inaanak ko si Mamon. So, comment ka dito, Mamon, kung nagustuhan mo tong cake kasi reklamador ka eh, ha? So, ayan, pinatungan ko na ulit ng chocolate moist and hindi ko na rin siya trinim para mahabol natin yung icing kasi para magkaroon siya naman ng icing. Diba, mas masarap yung cake pagka may icing. So, doon tayo babawi. And then, of course, syempre, ikakram coat muna natin. So, first, maglagay tayo ng medyo maraming icing. And then, i-spread out natin yan. So, may kita nyo mamaya na hindi yan ganyan kakapal. And then, bago natin patungan ulit para maging makapal. So, ayan. Coveran lang natin para mamaya yung ating pinaka final layer ay wala ng crumbs kasi ayan o, may mga maliliit pa siyang crumbs. So, i-chill lang natin and then, tada! Magic! Ayan. Ngayon ay pwede na natin siya i-final coat ng brown color. Gusto ko kasi medyo yung parang barrel. Para siyang wood barrel, ganun-ganun. Pero, first time ko lang din to gagawin. So, sa icing. Kasi usually yung barrel cake sa fondant. Pero, let's see how it goes, diba? Pero, itatry ko nga ito. So, yung mga excess sa sides ay ikinakalat ko lang. So, ayan. Ayan, yung pinsan ko si Jana lagi yung umorder sa akin. So, yung sa iba dyan, huwag kayong mag-expect na namibigay ako ng cake. Hindi po, yung mga kamag-anak ko po, nagbabayad po sila ng cake sa akin. Ay, binabayaran nila yung mga cake. And, nag-a-additional lang ako or nag-a-add lang ako ng mga ano sa kanila. Ano ba? Ang gulo ko naman mag-explain. Let's say, katulad nito, naglagay ako ng cheesecake sa loob or cupcakes. Nag-free ako yung mga ganun-ganun. So, ayan. Siyempre, pakinisin lang natin.
And then, maglalagay ako ng extra whipped cream sa ibabaw. Gusto kasi yung parang may parang sapat sa paso, may parang huhulugan. And dun natin ilalagay yung parang bubbles ng ating beer. So, nag-add lang ako ng ating whipped cream dyan. Ito, papakinisin na natin yung cake kasi nag-add tayo ng additional icing sa ibabaw. And nilalagyan ko ng parang uka yung sa may top niya para doon natin ilalagay yung parang bula-bula ng beer. And parang may ring siya sa ibabaw. Sorry, hindi ko na pala napakita kung paano siya. Pero parang siya yung alam niyo yung pot, flower pot, ganun. Yung may buka siya. So, ayan. And ito pala, after na maset yung icing, maganda siguro gamitin dito ay buttercream o kaya naman ay yung ganache or mousse type na icing na may ganache din or white chocolate or ganun, basta ganun. Pero ginamit ko lang dito ay whipped cream. Nakita nyo naman na hindi perfect yung parang sa edges niya, sa top edges niya, hindi siya perfect. So, first time ko lang nga gagawin. Kaya, ito yung mga pwede kong ipayo sa inyo. Para mas mapaganda nyo pa yung gagawin yung cake na ganito. So, ngayon gumagamit tayo ng ruler. Pwede ring bench scraper. Ewan ko ba bakit ruler ginamit ko dito. Pero itong ruler na to, ginagamit lang namin talaga sa cakes. So, after nyan, maglagay tayo ng indent. Kasi gusto natin gawin dito ngayon ay parang wood lines, yung parang sa kahoy, mga linya-linya doon, di ba? So, pwede kayo gumamit ng like etong ginagamit natin ngayon ay craft knife or exacto knife. Pwede rin kayong Dresden tool, nabalik kasi yung Dresden tool ko, or pwede din naman yung palette knife na patulis. So, ayan, marami kayong pwedeng option sa binibigyan ko kayo para magawa nyo talaga yung cake. Gusto kong madipin yung color kaya nag-spray ako ng red na may brown na paint with alcohol yung ginagamit ko. So, nagtimpla ako ulit kasi parang medyo light eh. Gusto ko talaga medyo darker yung kulay niya. Para kasing sa mga puno, dark yung kulay niya. Ganyan. So, pag happy na kayo sa kulay, pwede rin naman na icing to. Kaya lang yung pagkahalo ko ng icing ay medyo malabnaw. So, ginawa ko siya ulit. And pag satisfied na kayo sa kulay na ginawa nyo, pwede na natin ilagay yung can. Ito palang stick. Ay dinikitan ko yung can na walang laman. And then ilagay ko yung stick na binalutan ko ng floral tape. So floral tape yung nakabalot dun. Ayan. Tinuso ko lang siya sa gitna. And ito yung kung paano ko ginawa yung ibabaw. So, sana ma-imagine nyo. And then, maglalagay na tayo ng bula. Bula. Yung stick pala, pwede nyo ipandikit ay glue gun or sa akin pinandikit ko dito ngayon ay double-sided tape. Ito, pwede kayo maglagay dito ng round tip or ako hindi ako naglagay ng round tip kasi pwede naman na yung mismong piping bag kasi plain lang naman siya. So nakikita nyo, nilagyan ko mismo yung dun sa may taas ng beer can, nilagyan ko mismo ng bula para matakpan natin yung mga tape.
And sorry pala kung may nagpupukpok and may naglalagari or something like that kasi may construction sa kapitbahay namin. So, ayan. Punuin lang natin to lahat yung sa ibabaw. And pwede rin palang color, ilagyan nyo muna ng color white yung ating pinakailalim netong mga pinagpapipan ko. Parang pinaka-base niya sa itaas. Para pag pipe nyo ng white, walang makikitang color brown. Pero ako, hindi ko na ginawa yun. So, ayan. Diba napansin nyo kanina wala tayong icing na nilagay? So, dito sa taas, bumawi tayo, nagkaroon ng icing kasi ayoko rin na medyo maging madulas yung cake natin. Minsan kasi pagka marami yung icing, dumudulas yung mga layers ng cake. So, ngayon, nagprint ako ng mga logos, ng mga alak kasi beer cake daw yung gusto para sa theme ng ating cake. So, ayoko naman ng iisa lang. Baka sabihin, pinopromote ko, charing. So, ito, nagprint ako ng mga iba't ibang alak. Para lahat ng alak ay nandirito na. Except lang sa Hinebra na Jean at Tanduay. Tanduay ba, Emperador? Ganon. So, ito lang, tatlo lang para 3-in-1 na sila. Print ako ng San Miglite. Which is ito yung beer natin na can. And then, naglagay akong Jack Daniels at Red Horse. Siyempre, di mawawala yung Red Horse kasi sampalataya dyan ang mga tatay natin. Ganun. Itong Jack Daniels na pang malakasan. Tapos yung topper natin, print ko din. Ayan. Happy 50th birthday, Joselito. Ayan. Ito naman nilalagay ko ay gold dragis, yung pinakamaliit. So, kung ayaw nyo naman ng ganito, may pa-sparkle keme, pwede naman na itong plain na lang siya na parang wood effect. Siguro kung gusto niyo talaga na parang barrel style ito, medyo ipapa kurba nyo yung edges nitong sa itaas and then maglalagay kayo ng silver lining. Wow, silver lining sana all. Silver lining dito sa medyo baba konti netong ato sa itaas ng Red Horse tsaka sa ibaba niya yung logo ng Red Horse, silver lining yung sa barrel cake. Search nyo lang barrel cake so para ma-imagine nyo. So ayan, natapos na natin yung ating Red Horse cake. So ito na siya guys nga, and bubutasan ko yung ating cake board para maglagay ako ng kandila. Kasi para nandun na yung candle agad. Pero kung ayaw nyo naman na nandun na yung candle sa board, pwede naman i-separate nyo lang. Ay, dikit nyo sa box. So yan, dyan na yung candle. And sticker, maglagay lang tayo. Okay, so syempre, meron tayong pa-free cupcakes. Dito lang siya nakalagay sa container, guys, ha? Kasi kapitbahay lang namin yung tito ko. So, ibababa lang to sa kanila. And yung color pala ng icing ay, isprayan ko ng red at saka black. Kasi nga, Red Horse nga, kaya red. And syempre, golden years, kaya black. Ay, tama ba? Black and gold, diba? Paglalaki. So, ayan. And, namili ako ng topper na ipiprint na kalagay cheers and, ay, beers and cheers.
for 50 years. O, diba? Ang cute. Cute. Okay.